Ako si Christy Ricaro, dating isang public school teacher, ngayon iFern Presidential Director. Dati ang akala ko, ang pangarap ko ay hindi matutupad. Ngayon, abot kamay ko na mga ito. Kasama ko ang iFern, unti-unti natutupad ang aking mga pangarap kahit sa panahon ng pandemya. Nakatira kami sa San Pedro, Laguna. Tatlo yung aking anak, dalawang babae at isang lalaki. Dati akong public school teacher sa Alabang. 14 years akong nagturo doon bilang isang grade 1 teacher. Sabi ko, bakit ganito yung aking buhay na masaya naman ako. Sinisilbihan yung mga bata, turuan magbasa, turuan magsulat. Siyempre, talagang happy ako, no? Ngunit pag iniisip ko yung aking pamilya, no, talagang kahit anong kayod ko, as in, kulang talaga, no? Kasi sabihin natin, pag teacher ka, ang sahod ko that time is 23,000. Pero ang inuuwi ko lang talaga is 3,000. Kung alam mo yung loan doon, tsaka loan dito, madalas po ako doon. Hanggang sa kung ano-anong iniisip ko, magtinda ba ako ng ganito, no? Jayco Donuts, no? Meron akong binentang Siopaw, no? Siomai. Nandyan yung MSE, Natasha, no? Forest Lake, no? And of course, grabe, kung kilalang kilala nyo, sabi nga kwento sa akin ni Sir Tom dati, complete package ka pala, no? May St. Peter ka na, may Forest Lake ka pa. Kahit pag samasamahin mo yung mga extra income ko before, kasama na yung mga loan doon, loan dito, no? Talagang it's not enough. Dating OFW yung aking asawa sa Jeddah. Iniisip na mga tao pag abroad ang asawa mo, maraming pera. Pero sa totoo lang, no, sabi niya nga, no, tinitipid niya rin talaga yung sarili niya, makapagpadala lang ng extra para sa amin. Mahirap kasi, syempre, habang lumalaki yung mga bata, tinatanong or kailan uuwi si Papa, no, tapos kapag nagbi-video call, ganun, syempre, magtatanong sila, no, kung kailan ang uwi. Tapos, syempre, mararamdaman mo talaga na namimiss din nila na meron silang Papa sa tabi nila. Nag-pray ako, no, na ano kaya ang magandang opportunity na pwedeng dumating sa akin, na masasabi natin na pwedeng hindi na umalis yung aking asawa, no, na mabigyan ko naman ng more time ang aking mga anak imbis na ibang bata yung kasama ko araw-araw, hanggang sa pinakilala sa akin ng aking BFF, no, si Presidential Director Jovi Assis, ang iFern. Sabi niya sa akin that time, alam mo ba, pag ginawa natin ang iFern, yayaman tayo. Diba? Sabi ko that time, sabi ko sa kaibigan ko, diba? Paano ka namang yayaman, no? Naging judgmental ako sa kanya. Sabi ko, talaga siguro tong taong to, may pera na talaga siguro sa iFern. So, bakit kaya hindi ko gawin na din? Kasi I had no choice naman. Ang dami kong utang. Baon ako sa utang. When I decided to do iFern, seriously, ang sabi na lang sa akin ng kaibigan ko, ate, sabi niya, make a name in iFern. Simula ko kay iFern. Siyempre, may mga struggles din naman ako na pinagdaanan. Naranasan ko na naduro ako, na umuwi ka. Oh, umuwi ako. Nasa bus ako. Umiiyak ako. No? Chat ako kay Sir Tom sa upline ko na kahit nasabi ay pauwi. Wala lang. Maalala ko lang talagang mapapatulo talaga yung luha mo. Pero since mas mataas yung pangarap ko for my family, inayaan ko yun talagang. Sabi nga ng mentors, just keep on looking for people na seryosong gawin yung negosyo. Tapos, you just need to talk to people, no? Talk to people, talk to people. At dahil nakita ko na talaga na si iFern talaga makapagpabago ng aking buhay at ng aking pamilya. At sa sobrang yakap ko na sa kanya, grabe, no, talagang eto naman ang binigay sa akin ni iFern, no. Yung last 2 years, no, na yung Mazda na unang sasakyan namin, no, si iFern ang nagbayad noon. Hindi ko akalain na mayroon Toyota Fortuner na binigay sa akin si iFern. So sino ba naman ang makakapaniwala na yung isang dating public school teacher na ay umuuwi ng 3,000 sa isang buwan. Ngayon, di ba, mahigit sa kalahating milyon ang income per month. Tapos, of course, no, nandyan yung mga LV shoes, LV bags. Meron pa ito, suot-suot ko. Grabe, Rolex. Ang pinaka, no, masasabi ko din talaga na sobrang achievement na meron ako kay iFern. At, eto pa ha, nasa pandemic tayo.
nandito ako ngayon sa aking bahay. Grabe, kahit pandemic, nagpapagawa ng bahay. Cash po. Grabe, no? Talagang hindi ako sanay. Totoo ba talaga to? Of course, no? Hindi naman lahat ito, no? Makakamit natin kung hindi sa tulong ng aking mga mentors. Especially, of course, no? Pasasalamatan ko, no? Ang aking direct upline. Our presidential director, upline Jovelyn Assis. Of course, no? Beshi, no? Kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito sa iFern. And of course, Tatay Bati, salamat sa tiyaga, no, na makuha ako at lalong may paintindi na malaki talaga ang nag-aantay para sa amin dito sa iFern. And of course, sa sobrang napaka-tiyaga, napaka-dedicated, napaka-buong puso na mag-mentor sa akin, of course, our President and CEO, Sir Tomanitan. Thank you very much po sa walang sawang paggabay sa akin, no? And of course, Madam Kimi, sa palaging nakasubaybay, no? Sa journey namin dito sa iFern. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa Team Roaring Lions under upline Christy Recaro's umbrella, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko to ma-achieve kung anong meron ako ngayon kung wala kayong lahat. Naniniwala ako na ikaw, ako, tayong lahat deserve to have a better life here in iFern.